tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. At ang natitinik ng malalim, kalimitan ay nahuhulog sa dilim. Ikaw kaibigan, nagmamadali ka bang matupad ang iyong mga pangarap? Huwag kang mainip dahil ang lahat ay nasa kanya-kanyang panahon at ipagkakaloob yan sa iyo kapag nakahanda ka na. Ano nga ba namang mapapala mo kung mamadaliin mo ang lahat? Maaaring magtatagumpay ka sa simula at magtatamasa ng karangyaan. Ngunit siguradong iisa lang ang magiging bunga nito pagdating sa dulo. Ang pinakamapait na bunga na kailanman ay hinding-hindi mo gugustuhin. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging anak pawis at nangarap na makapagtapos para sa pamilya, ngunit nabulag sa paggawa ng mga bagay na hindi dapat tinataglay ng isang naghahangad ng matamis na bunga. Dahil sa pag-aakalang yun ang pinakamabilis na paraan patungo sa tagumpay. Ang kwento ni Jose Oyson o yung tinaguriang Don Pepe. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen! Pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Oyson ay nakilala rin sa bansag na Pepe. Siya ay nagmula sa Chinatown sa Binondo sa Maynila na isinilang noong mga unang bahagi ng dekada 30. Isa ang pamilya niya sa mga nagpapatunay na hindi lahat ng may lahing incheck ay mayayaman. Sila ay namumuhay lang ng simple gaya ng mga ordinaryong tao. At ang natatanging katangian ng batang si Pepe ay napakalakas ng katawan nito pagdating sa mga palakasan sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan. Angat na angat siya sa kanyang mga kasabayan. Gaya ng karamihang mga bata noon, basketball din ang kalimitang libangan ng mga ito bilang palipasan ng oras. Ito din ang nagpakilala kay Pepe dahil sa lakas ng kanyang katawan, napakagaling niyang maglaro ng basketball. Punong-puno ng pangarap ang batang si Pepe, pero hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para papasukin siya sa maayos na paaralan. At siya na mismo ang gumagawa ng paraan para tulungan ng sarili. Nakilala niya si Roberto Oca Sr. na noong mga panahong yon ay aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa at kalaunan ay magiging bahagi ng pagkakatatag ng Trade Union Congress of the Philippines. Nagpa-part-time siya dito upang magkaroon ng pambayad sa matrikula para sa kanyang pag-aaral. Ngunit gustuhin man ng pamilya niyang makapag-aral, hindi pa rin sapat kung matrikula lang ang babayaran mo sa school. Malaking bahagi ng gastusin nito ay nasa pang-araw-araw niyang buhay bilang estudyante. At yun ang hindi nila kayang isuporta kay Pepe. Kaya't napilitan itong tumigil ng pag-aaral nung nasa kolehiyo na siya. Pero iba ang matinding sidhi ng damdamin na matupad ang kanyang mga pangarap. Ginamit ni Pepe ang kanyang angking galing sa pagbabasketball at nagbaka sakaling isa sa mga paaralan na magkakaroon ng interes sa kanyang talento na magiging ticket naman niya para makapag-aral ng libre. Pinag-usayan pa niya lalo ang paglalaro at kalaunan nga ay merong nakapansin sa kanya at ginawa siyang varsity player ng isang kilalang paaralan noon. Dahil sa angking galing ni Pepe, isa siya sa naging star player nito na naging susi naman ng pagsungkit nila ng kampyonato noong taong 1959. At naging bahagi si Pepe ng nakuhang karangalan ng kanyang paaralan. Patuloy siyang naglaro dito ng mga sumunod na taon. Pero dahil na rin sa kanyang pagkakalulong sa laro, napasama siya sa mga taong hilig pagkakitaan ng basketball. Nagsimula sa pusta-pustahan hanggang magkaroon ng bayaran na para ilaglag ang mga laban. Na nagustuhan naman ni Pepe noong mga panahong yun dahil nagiging easy money ito para sa kanya. Kukunin siya at papakinabangan ng kanyang galing kung pustahan ng labanan. Samantalang binabayaran naman siya kalimitan upang ilaglag naman ang laban. Parehong kabig dito si Pepe at walang katalo-talo. Pero ang mga katangian ding ito ang nagpalubog sa kanyang pagkatao. Patungo sa mas malalim na hukay kung saan hindi na siya makakaahon pa. Dahil naranasan niyang kumita ng mga panahong yun, madali siyang nabulag sa pag-aakalang mabilis nitong matutupad ang kanyang mga pangarap. Hindi lang sugal na basketball ang kanyang pinasok. Sumama rin siya sa mga nagpupuslit ng mga kontrabando sa mga pier sa Maynila na nagbigay naman sa kanya ng mas maayos na kita. Maayos na kinikita na sapat na para talikuran niya ang pagbabasketball noong taong 1965. Nag-full-time na siya sa pagpupuslit ng mga kontrabando at kalaunan ay naging malakihang smuggling na at napasama na siya sa mga taong kagaya niya. Milyonaryo na agad si Pepe pagpasok ng dekada 70
At sa pagkakataong ito, ibang ballgame na ang kanyang ginagalawan. Nagsimula na siyang pagharian ng mga daungan sa buong Kamaynilaan ng mga panahong ito na unti-unti namang nagpatanyag palalo sa kanyang pangalan. Pero hindi pa rin siya nakontento sa ganun. Ang nais niya ay lalo pa siyang yumaman at patuloy na magpayaman. Pinalawak pa niya ang kanyang operasyong nasasakupan nang makipag-alyansa siya sa mga sindikato ring nakabase naman sa mga pantalan sa Cavite at sa iba pang bahagi ng Timog Katagalugan. At dahil nga sa kanyang katalinuhan o kasakiman, hindi niya pinaikot lang sa smuggling ang kanyang mga negosyo. Pinunduhan din niya ang mga sindikatong gumagawa ng peking dolyar noon. Nagpatayo din siya ng mga nightclub na nagiging frontline naman ng prostitusyon. Nagpatayo rin siya ng malalaking cockpit arena na umaakit sa malalaking magsasabong at big time ng mga magsusugal. Maging ang pagiging supplier ng droga na kumakalat sa mga lansangan noon ay pinasok na rin niya. Nagbigay ito kay Pepe ng napakalaking kita at patuloy pa niyang pinalawak ang kanyang teritoryo sa underworld. At sa taglay na talino nga ni Pepe, alam niyang kasabay ng paglaki ng kanyang kaharian ay kailangan niya ng matibay na proteksyon. Pagpasok ng dekada 80, nagsimula na niyang kaibiganin ang mga malalaking tao sa lipunan. Pinupunduhan din niya ang mga politikong alam niyang mananalo at tinalagaan din niya ang mga naka-uniforming personalidad. At sa isang iglap lang, nakagawa kaagad siya ng napakatibay na pader na magtatanggol at magpoprotekta sa kanya. At kasabay nito, ang pagsilang ni Don Pepe, na siyang itinawag naman ng mga taong nakikinabang sa kanya. Wala na makapalag kay Don Pepe noong mga panahong yun at nakakapagpalusot siya ng mga kargamento saan man niya naisin sa loob at labas ng bansa. At ang lahat ng kanyang mga illegal na negosyo ay patuloy na lumalago na wala man lang mga has na salakayin ito kapag nalalaman nilang kay Don Pepe ang mga kontrabando. Siya ang naging pinakamalaking tao noon sa underworld at pinagharian niya ito sa mahabang panahon nang walang kahirap-hirap. Dahil tinatapalan niya ang bibig ng mga tao para hindi na mga ito mga pagsalita at tinatakpan niya ng pera ang kanilang mga mata upang patuloy silang magbulag-bulagan. Pero noong taong 1985, merong journalist sa katauhan ng isang Tim Olivares ang nangahas na isiwalat ang kabulukan ni Don Pepe. Siya lang ang natatanging nanindigan noon at naglakas loob na ilabas ang katotohanan. Inilathala niya sa kanyang Bataan newspaper ang mga illegal na gawain noon ni Don Pepe at ang mga protektor nito na mga nasa posisyon sa gobyerno. Kahit alam naman niya magiging kapalit ng kanyang mga ginawa. At gaya nga ng inaasahan, pinaikli lang niya ang kanyang buhay kahit paanong pag-iingat ang ginawa niya, hindi pa rin siya nakaligtas sa lawak ng galamay ni Don Pepe. Unang araw ng Pebrero taong 1985 pa rin, dinukot si Tim Olivares ng mga tauhan ni Don Pepe, hindi pa man siya nagtatagal sa pagbanat at pag-expose sa mga illegal na gawain ng mga ito. Tinorture nila ito at dahan-dahang pinatay. At ang masaklapan nito, tinadtad nila ang katawan ng journalist at ipinakain sa mga isda sa baybayin ng Cavite upang walang maging ebidensya. Pero hindi lahat nakain ng isda. Merong bahagi ng kanyang katawan ang naanod at natagpuan sa pangpang na sapat na para makilala nilang si Tim Olivares yun. Nagkaroon ng paglilitis na nagdidiin kay Don Pepe at sa mga tauhan nito. Pero ano pa nga bang aasahan sa pag-usig sa isang kinikilalang hari? Naging moro-moro lang ang paglilitis at naging katawa-tawa lang ang korte kahit alam naman ng lahat kung sino ang pumatay kay Olivares. Kumpiyansa si Don Pepe at inaasahan niyang mapapawalang sala siya at ganoon na nga ang nangyari. Back to business na naman siya at nanatiling untouchable. Ngunit sa pagkakataong ito, pinasok na rin niya ang weteng at malalaking sugalan pati na ang mga sindikato sa likod ng mga pustahan at bayaran sa laro ng Philippine Basketball Association o PBA. Kinokontrol na rin niya. Taong 1987 elections, pinunduhan naman ni Don Pepe ang napakaraming kandidato na naluklok sa pwesto noong mga panahong yun at umabot sa danda ang mga opisyal ng militar at kapulisan ang napasama sa kanyang payroll. At dahil dito, lalong dumami ang pumuprotekta kay Don Pepe at lalong tumibay ang kanyang kaharian. Maging ang pagbibigay ng pondo kay Gringo Hunasan at ang grupo niyang RAM noong 1988 ay nagmula kay Don Pepe. At ang mapangahas na pagtakas ni Gringo Hunasan sa isang barko na ginawang kulungan niya na nakadaong sa gitna ng Manila Bay ay sinasabing dahil din sa pagtulong ni Don Pepe.
kaya't napagpatuloy nila ang kudeta noong 1989. Pero muling nabigo ang RAM sa pagpapabagsak sa gobyerno dahil mayroong isang magiting na naging tagapagtanggol ang gobyerno at ito ay ang isa sa pinakamatikas na miyembro ng Manila Spines noon. Walang iba kundi ang Dirty Harry ng Maynila. Na meron na din po tayong kwento sa kanya at nandyan lang po yung link sa baba kung gusto nating balikan. Pagkabigo ng kudeta, naitalaga si Alfredo Lim bilang direktor ng NBI noong Enero taong 1990. Sa kanyang panunungkulan, alam niyang malaking isda si Don Pepe na kailangan niyang mapigilan dahil noong mga panahong yon, ang Pilipinas ay sentro na ng kalakalan ng droga sa buong Asya at dito'y binabagsak ang karamihan na nagmumula pa sa Amerika at sa Europa na nasa ilalim naman ng pamamahala ni Don Pepe. Alam din niyang hindi basta-basta ang banggain ng isang Don Pepe dahil nasubaybayan niya ang lahat ng kilos nito hanggang sa mga koneksyon mula sa matataas na opisyal ng gobyerno at kapulisan at yan ang napakalaking problema ng kabulukan ng sistema ng ating bansa ayon kay Direktor Alfredo Lim. Kaya't halos wala siyang nakikitang paraan para banggain ng isang Don Pepe. Samantalang noon ding mga panahong yun, nagkaroon ng crackdown laban sa mga korap na opisyal ang gobyerno at pinangunahan ni Senator Ernesto Herrera ang kumpanya kontra sa mga korap na ito. Nagkaroon siya ng malawakang investigasyon at buong tapang niyang ibinulgar at pinangalanan ang mahigit 100 opisyal at individual ng pamahalaan at militar na nagbibigay proteksyon sa mga drug lord, gambling lord at sa lahat ng sinasamba nila para lang sa pera. Death warning ang itinawag niya sa kanyang napakahabang listahan ng mga drug dealers at protector ng mga ito. At binigyan niya ng license to kill ang mga NBI sa bawat operasyon nila. Marami ang namatay sa maikling panahon ng kanilang kumpanya kontra sa mga kalaban ng batas at ang lahat ay sinasabi nilang shootout. At pinuri ng senador ang mga NBI sa pangunguna ni Director Alfredo Lim. Ika-17 ng Marso taong 1990 pa rin, merong mahigit 50 kilo ng heroin na nakalagay sa 2 golf bag ang nasabat ng NBI agent sa airport sa Maynila at napag-alaman nilang si Don Pepe ang nagmamay-ari ng nasabing bag. Magalang nilang kinausap ang drug lord at inimbitahan sa kanilang opisina para sa ilang katanungan. Alam nilang untouchable ito kaya ganun na lang ang pagtrato nila kay Don Pepe. Samantalang si Don Pepe naman, dahil sa kababaang loob na ipinakita ng mga ahente ng NBI, ay di nagkatubiling sumama. Dahil maliit na bagay lang iyon sa kanya at kayang-kaya niyang lusutan kaagad sa lawak ng kanyang koneksyon. Isang tawag niya lang sa mga nasa ilalim ng kanyang payroll ay lalabas kaagad siya na parang walang nangyari. Hindi rin naman siya nakakakita ng banta ng kahit na anong panganib mula sa mga NBI na ito. At dahil dito, magalang din siyang tumugon sa mga ahente ng NBI na muli namang nakiusap sa kanya na doon na siya sumakay at sumabay sa kanilang close van na dala kasama nila. Muling pumayag si Don Pepe at sumamang nag-iisa sa close van kung saan hindi sila nakikita sa loob mula sa labas. Samantalang ang mga tauhan naman ni Don Pepe ay sumunod sa kahiwalay na sasakyan. At sa kanilang paglalakbay patungo sa opisina, tuluyan ang nahulog sa patibong si Don Pepe. Alam ng mga NBI na walang kahirap-hirap na pinaglalaroan lang ni Don Pepe ang batas at sa dami ng kanyang pera ay imposible na silang maipakulong ito kahit pa paulit-ulit nilang hulihin. Ito ang sinasabi ni Director Alfredo Lim na halos walang paraan para labanan at banggain ng isang Don Pepe. Pero nung mga sandaling yon, sa loob ng madilim na van kung saan walang koneksyon sa labas si Don Pepe at walang magagawa ang kanyang mga kayamanan, dalawang tingga kaagad ang bumaon sa kanyang ulo mula sa mga ahente ng NBI. At walang kaalam-alam ang mga alalay ni Don Pepe na itinumba na pala sa loob ng sasakyan ng kanilang amo. Ang pinuno ng mga NBI sa loob ng close van ay si Robert Barbers, na umani naman ng napakaraming karangalan sa buong panahon ng kanyang karera bilang alagad ng batas. Naging congressman din siya at senador kalaunan. Naging malaking balita ang pagkamatay ni Don Pepe noon, ngunit napuno ng kontrobersyal. Dahil ayon sa pahayag ni Director Alfredo Lim, ay nanlaban si Don Pepe at nangagaw ng baril sa isa sa mga ahente nila, ngunit wala namang nakikitang bakas ng pangaharas mula sa kanya. Ang iba naman ay sinasabing pinatahimik na daw nila si Don Pepe dahil natatakot itong isiwalat ang lahat ng sangkot sa kanilang sindikato dahil napag-alamang kukunin nila Senator Herrera si Don Pepe mula sa NBI upang dalhin sa Senado at maimbestigahan.
Pero ano paman ang totoo dyan, isa lang ang malinaw. Ang lahat ng gawang masama ay may karampatang parusa. Magtagumpay ka man sa ngayon, pero magwawakas ka pa rin sa paraang di mo gugustuhin. Wala namang masama ang mangarap ng mataas. Huwag mo lang mamadaliin ang iyong pag-abot dito. Walang shortcut sa pag-asenso, kaibigan. Pagtiyagaan mo ito at wala nang tatamis pa sa tagumpay na pinaghihirapan. Ikaw, kaibigan, nahihirapan ka na bang abutin ang mga pangarap mo? Sumusuko ka na ba? Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Bekene men! Isang like naman dyan! Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli! Paalam!